What's up mga kamisyon at kadiwa kay Kristo? Welcome sa ating programa, An Act of Faith or Buktok, usaping bukasyon at pananampalatayang Kristiyano. In line with the 500 years celebration of Christianity in our country, we are here upang ibahagi at pag-usapan kung paano nabuo o na-develop ang pananampalatayang ito sa bawat isa sa atin. So, gawin nating inspirasyon at kapupulutan ng aral ang kwento ng pananampalataya na mayroon. At mayroon tayo at atin itong ibahagi sa iba pa nating mga kamisyon at kadiwa kay Kristo. Ngayong gabi kasama natin si Brother Giovanni Bautista mula sa Kongregasyon ng Priest of the Sacred Heart of Jesus. So, huwag na natin patagalin. Okay, magandang gabi, Brother Giovanni. So, nandiyan ka ba? Magandang gabi, Brother Giovanni. Magandang gabi sa ating lahat. Okay, so welcome sa amin, sa ating programa. So bago ang lahat, brother, so gusto ko muna makipagkamustahan. Kamusta ka naman? No? Kamusta ka naman? Pwede ka bang magpakilala? Anong katayuan sa buhay? Saan ka nakatira ngayon? Kamusta ang personal na experience mo during this time of pandemic season? Okay, good evening pa po sa ating lahat. Ako po si Brother Giovanni Bautista mula sa Kongregasyon ng Priest of the Sacred Heart of Jesus or SHJs. 28 years old na po ako at ang naging karanasan ko during this pandemic, isang misteryo talaga. So, isang meaning may mga experience po ako na nagbibigay sa akin ng tatag na loob, lalong-lalo na sa aking pananampalataya sa Diyos. Okay, so brother, pag-usapan natin no, kung paano nagsimula ang pananampalataya mo bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko. By the way, saang parokya ka ba nga ulit na bibilang? Anong parish ka belong? Ako po ay nabilong sa St. Jude Tadeo's Parish sa Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Ah, okay. So, kapareho lang ni Brother Carl, no? Pareho kayo ng parokya. Tama ba? Si Brother Carl, yung isa sa mga na-interview natin 2 weeks ago. Kapareho lang kayo. Okay, so pareho kayo ni Brother Carl. At doon ka rin ba na interview niya? Doon ka rin ba na binyagan? Sa parokya na yung parokya ninyo? Hindi. Sa San Jesus Nazareno Parish po ako sa Libuna Crossing Bukidnon. So after my second year, so we transferred to another parish. So doon ako na lumaki talaga. Ah, pero okay. Si yung kabataan ko doon sa other parish sa Libuna, Bukidnon. Sa Libuna, Bukidnon ka rin, no? Yung isa sa mga kilala sa mga pineapple. So, by the way, brother, dyan talaga. Di ba? Yan yung pinakasikat. At saka yung sa Dahilayan, malapit yun sa inyo, di ba? Dahilayan, ano ba yun? Yung isa sa mga tourist spot sa Bukidnon. Dahilayan, oo. Malapit sa Camp Phillips. Yung tourist spot, o yung longest Asian zip line, yung tinatawag nila. So, maraming mga dayuhan doon pumupunta. Wow, talagang popular pala talaga yung inyong lugar. So, brother, sa tingin mo, paano ba nagsimula ang iyong pananampalataya noon na nagdala sa iyo sa bukasyon na meron ka ngayon? Pananampalataya. So,
sa tingin ko, mapapasalamatan ko talaga yung ina ko kasi siya yung nagturo sa akin at nagabay sa akin sa pananampalataya sa Diyos. Nung bata pa kasi ako, na-remember ko yung mama ko nga. Every now and then, na pag natutulog talaga kami, kailangan talaga mag-pray. Mm-hmm. Or hindi, kasi yung mama ko nagtatrabaho sa DMPI, so siya umuwi siya mga 3 p.m. tapos, syempre, galing sa trabaho, syempre, dapat mag-relaxin sila. So, time nga tinuruan niya ako, pag may time, ng mga prayers, yun, minimumize ko talaga yun, yung mga prayers na Ama namin, Aba Ginoong Maria, tapos yung Glory Be, yun. Tapos, pangalawa, naalala ko tuloy yung Creed, yung Apostles' Creed. Yun, kasi pag hindi ko minimumize yun, hindi ako magkaka-first communion. Yun, kailangan ko ma-memorize yun. Ewan, kabanong-kabano talaga ako yun. Pero, naiintindihan ko nga, bakit ako kinakabahan? Yun ba? Yun parang, yun ang nag-start sa akin. Nagtanong ako sa sarili, bakit kinakabahan ako? Tapos, yun na pala yung putyat na may God's revelation, parang ganun ba? Ginaguide pala ako ng Diyos. Parang nasasabi ko talaga yun. Kasi, even now and then, may mga challenges tayo. Nare-recall ko yung kahit maliit pa lang ako noon, tinatawanan ko na lang ngayon kasi yun, yung bata pa lang ako, parang malaking problema na yun sa akin or malaking challenges na yun sa akin. Pero, nagbibigay sa akin ng tatag at akas na loob na manampalataya tayo sa Diyos. Mm-hmm. So, sa pamamagitan pala ng prayers, no, ng mga basic prayers, ito yung naging foundation mo para makilala mo Panginoong Diyos. So, na nakakatuwa kasi hindi lahat sa mga kamisyon at kadiwa natin kay Kristo ay parehong karanasan, no, na meron ka paano sila nagsimula. At alam naman natin na may malaki talagang ginagampanan ng ating mga nanay, no, mga ating mga magulang pagdating sa pananampalataya at pagtuturo ng mga basic catechism sa atin, no? At nakabless kasi ang mother mo yung isa sa mga naging foundation ng pananampalataya mo. So, brother, paano mo naman napapanitiling malakas at matatag yung relasyon mo sa ating Panginoon? Okay, magandang tanong yan. Kasi, noong time na after that first communion ko, tapos na grade 5, na grade 4, na grade 6 ako, may nag-invite sa akin na mag-acolyte ako. So yun, ako yung pristan, ano yung mga obligasyon, anong klase niyan, ano ba yung... Hello, brother, nawala ka. Yung mga kuwan or... So, medyo naputol ang linya. Hello, brother. Paano mo napapanatiling malakas at matatag ang iyong relasyon sa ating Panginoong Diyos? No, medyo nawala kasi yung ano natin. Connection. Oo nga, nawala yung connection natin. So, it's a part of one. Technical. Meron tayong internet dito sa... technical yun. Technical. Para sa akin, sabi ko sa iyo kanina, nagsimula ako, no? Nagsimula ako doon sa ministry o sa sacristan. Mm-hmm. Tapos yun, parang... Kasi, nung pumasok talaga ako ng pagiging sacristan, 12 kami noon. Tapos, hindi ko alam kung ano yung mga possibilities or anong obligation or anong mga duties na gagawin. So, sinabihan lang kami na magsiserve naman kayo. Yun lang. Tapos na. Pero, yun, meron pa pala yung malalim na kahulugan. So, yun, pagkatapos ng misa, tapos may isang minister na nasabi, ang rami-rami ninyo.
So, sino kaya dito magpapari sa inyo? Parang yun, parang tumatak sa akin ng isipan bata. Tapos, sa kanila, yung mga kaibigan ko, parang wala lang sa kanila. Pero, nung papauwi na kami, kasi yung mass, no, mass namin noon, gabi, tapos nung papauwi na kami sa bahay namin, parang nandun pa lang sa isipan ko, bakit ako nag-stuck sa tanong ni kuya? Parang ganun ba? Parang, may pahihiwatig na Diyos sa akin. So, ayun. Basically, yun, prayers talaga. Yung nag-big get sa akin ng courage at determination na kahit sa loob, sa labas ng ministry, may mga pa talaga, may mga challenges. No? Kahit estudyante ka pa, tapos kailangan mo pang sa weekdays, estudyante, tapos Sabado at Linggo, pupunta ka ng Korea, tapos doon, parang may bonding kami doon, kasi naglinis kami, tapos hindi lang kami naglinis, may prayer ka doon. So doon, nade-develop sa akin na, ay, maganda tong ministry na to. Hindi lang ito, basta-basta nga, ay, magsiserve lang ako sa simbahan, tapos-tapos na. Hindi pala yun. Yun, parang nagbibigay sa akin ng confidence na palalamin yung inipin ko pa pananampalataya yung faith ko kay God. So brother, ayan, so nawala ulit tayo. So naalala mo pa ba yung tanong? So may mga pagsubok na bang dumating sa buhay mo na sa tingin mo nagpabago, no? O nagpapabago ng bukasyon na tinatahak mo? Marami yun, pero may imi-mention lang ako kasi yung time na lilipat na kami sa bagong bahay namin. Tapos nandun pa ako, nag-study pa ako doon sa Libona, tapos yung bahay namin na doon na sa Manolo Fortich sa Gamilag. So, yun, big transition talaga sa akin yun. Kasi, parang sakristan ako doon sa Libona, tapos parang I have to, parang i-adjust ko yung sarili ko sa bagong community, tapos kailangan ko pang magkuhan ang pakilala na sakristan ako doon sa community namin. So yun, parang big challenges talaga kasi parang at the same time, third year high school hanggang fourth year high school, parang big transition yun kasi nangyari yun na parang hindi ko dapat ipakuhan yung study ko, pabayaan yung study ko. So kailangan ko i-give up yung ministry ko yon. Pero sa isipan ko, Lord, I know you are there for me na kailangan akong makagraduate ng high school para makatungtong sa college. So yun, hindi pa naman nawala yung pananampalataya ko sa Diyos. Pero naisipin ko nga, doon na lang ako sa youth ministry. Baka may tulong ako doon, participate ako sa kanila. Yun, big challenges yon kasi hindi ko alam yung bagong community ko eh. Tapos yung kakilala ko, pumunta pa ako doon sa parish namin, sa Libona parish. Tapos yun, big challenges talaga sa akin. Pero I have to adjust myself to sa bagong community kasi hindi sila yung pag-adjust para sa amin. So yun, parang bagong may challenges talaga na nangyari sa akin. Yun. Okay, salamat brother. So, actually ang youth ministry may malaki rin itong ginagampanan talaga sa buhay natin, no, bilang mga nagsisimula talagang makilala ang Diyos. No, kasi kahit ako, naging kabahagi din ako ng youth ministry bago pumasok ng seminaryo. At nakakatawa, no, kasi ang youth ministry ay isa rin ito sa naging daan natin, no, para mas lalong mapalalim yung mas lalong mapalalim ang ating pananampalataya. Dapat din nating pasalamatan ang mga naging kabahagi ng ating pagiging isang kabataan, no? Lalong-lalo na sa youth ministry kasi ang youth ministry
no, lalo na yung spiritual director ng ating youth ministry, sapagkat sila yung tunay na nagpapalalim ng ating pananampalataya, ng pananampalatayang Kristiyano. So, brother, so ito naman ay may kinalaman sa bukasyon ng pagpapare, no, katulad mo bilang isang theologian. Pwede ka bang mag-iwan ng mensahe para sa mga kabataan na nagnanais pumasok sa bukasyon ng pagpapare? Ano yung mensahe mo para sa kanila? Yung mensahe ko lang para sa kanila na maging prayerful lang. At tapos huwag niyong pabayaan yung pag-school nila, tapos kabahagi, isipin na nila na yung ginagawa nila for the future at for the glory of God. Lalo-lalo na kailangan nila madiscovery yung kung ano yung obligasyon nila sa simbahan, sa pamilya at sa komunidad. Kasi hindi tayo nabubuhay sa sarili lamang, nabubuhay din tayo sa Diyos, sa iba, no? Para makilala ng buo yung sarili natin. Okay, salamat Brother Giovanni. So ito last na tanong, no? Ano naman yung mensahe mo para sa mga ordinaryong tao patulad ng ating mga kamisyon at kadiwa kay Kristo na nakakapanood ngayon ng ating live streaming? No, ano yung mensahe mo para sa kanila, lalong-lalo na sa kanilang mga pinagdadaanan ng pagsubok sa buhay, mga pinagdadaanan ng challenges sa kanilang buhay pananampalataya? So may mensahe ka ba para sa kanila? Ang mensahe ko lang para sa ating mga kamisyon at kadiwa natin kay Kristo ay yun, pagpatuloy na nila yung pagiging mabuting anak ng Diyos. Meaning, kung isang doktor ka, magiging mabuting doktor ka. Isang magiging, kung anong, kung isang nanay ka, magiging mabuti kang magiging mabuting ina ka sa mga anak mo. Yun. Kung father ka, maging mabuti kang father sa mga anak mo. Kung ikaw naman anak, siyempre, maging mabuti ka rin. Kasi lahat tayo ay anak ng Diyos, di ba? So, meron tayong mga obligasyon sa iba at pagpatuloy lang natin yung buhay na puno ng ligaya at pananampalataya sa Diyos. Kasi sa akin, kagraduate na ako ngayon, so parang may mga challenges pa rin tayo na parte yan ng buhay natin kasi lumilitaw yung pagiging ako sa sarili ko at paano ako sa tingin ng Diyos. So, kailangan ko pang lalimin yung friendship namin dalawa kasi yung vocation is a gift from Him. So, kung ikaw ay isang mabuting kaibigan, isang malaking mission mo yan na magiging isang malaking kabahagi mo yung sarili mo sa iba. So as religious, kasi nabubuhay tayo as a community dito sa Priest of the Sacred Heart, malaki yung kumbaga yung puntos sa atin dito sa community life. So hindi natin pabayaan yung community life natin kasi kailangan natin titignan yung bawat isa, lalong-lalo na nasa aspekto ng spiritualidad. Okay, salamat Brother Giovanni. By the way, so baka gusto mong i-promote ang ating congregation sa mga kabataan, no, na nakakapanood ng live streaming natin. So promote mo na yung mga SCJ. Ano ba yung SCJ? Saan sila pwedeng mag-communicate para pumasok sa loob ng seminaryo? Okay. Inainiyahan ko po yung gusto maging magpare or magbrother sa Priest of the Sacred Heart of Jesus, SCJ, o tinatawag na Dihonians. Meron po kami community dito sa Cagayan de Oro, sa Visayas, sa Leyte, tapos dito sa parting Luzon, dito sa Quezon City. So iniyayaan ko po kayong magiging, kung gusto nyo maging pare,
Sige. Brother, we will welcome you sa Priest of the Sacred Heart of Jesus. Oh yes, no, at makikita ninyo ang aming mga information, no? Kung may nababasa kayo na gumagalaw na letra dito, andyan po ang aming website, official website, www.sjphilippine.org, at ang aming local hotline, no? Makikita nyo dyan sa mga letters na gumagalaw. At pwede nyo rin kami communicate, no? Pwede nyo i-chat si Brother Giovanni o kaya i-chat ninyo ako kung gusto ko may plano kayong pumasok sa seminary, no? Pwede nyo kami kontakin at i-refer namin kayo sa aming vocation director. So, by the way, Brother Giovanni, thank you, no? Huling tanong ngayon. At ako ay nagpapasalamat sa iyong pagbabahagi ng munting kwento, ng inyong vokasyon at pananampalataya. So, naway marami sa mga nakakapanood ng live streaming na ito ang na-inspire sa mga ibinahagi mo. So, thank you so much ulit. God bless you at sana ay pagpatuloy mong iyong vokasyon. Good luck sa susunod na formation year para sa iyo. No? Si Brother Giovanni po ay mag-exposure na sa next formation year niya at siya ay papadala sa mission. Doon na siya mag-tutulong para sa mga kababayan ng kapanalig din natin sa ating Panginoong Diyos, no? Sila ay iyan po ang bahagi at parte ng buhay ng mga misyonero katulad namin. So, Brother Giovanni, thank you ulit. So, salamat sa iyong pag-guest dito sa ating programa. Salamat din. Salamat, Brother Kevin. Okay, so, God bless ulit. Good luck sa iyong vocation. Okay, mga kamisyon at kadiwa kay Kristo, maraming salamat. 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 Salamat ulit, brother. So, mga kamisyon at kadiwa kay Kristo, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating programa. Pasalamatan natin muli si Brother Giovanni. Yan, salamat din sa mga nanood ng ating Act of Hope at Sunday Gospel Reflection kagabi, no? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, no? Inaanyayahan ko kayo, paki-subscribe na lang po. Yan, pakihanap na lang po, Brother Pogs, ang ating YouTube channel at sa mga nanood ng ating live streaming Act of Hope o BookTok, no? Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyong panonood, no? Paki-share na rin po ninyo sa iba pa nating mga kamisyon at kadiwa kay Kristo itong video na to. At pasensya na po pala at hindi ako nakapag-post o nakapag-edit ng video sa ating Youth Catechism. So baka next week na lang po. At sa lahat po ng mga nakapanood, huwag po natin kalimutang i-like, mag-comment, i-share ang video na ito at pakipalo po ang ating FB page, Virtual Facilitator, kung gusto nyong palaging updated sa ating mga activity at sa mga nanais magbahagi ng kwento ng inyong pananampalataya at bukasyon. Welcome po kayo dito. So, paano? See you next week. God bless you. Good night, everyone. Thank you so much.